Atin, pakilala ka muna kaibigang Alexis sa mga kaibigan nating manunood. Ako nga pala po si Alexis Cadarit, 22 years old po from Quezon Province. Ayan, ang dakilang raketero ng Ginyangan, Quezon. Ayan, shout out po sa lahat ng mga kababayan ko diyan sa Ginyangan. Kamusta po kayong lahat? Kung mapapanood niyo po to, tapusin niyo po tong video na to. Ay, balikan lang natin yung nakaraan mo. Ano bang ang kwento ng buhay mo dati, yung bago ka pa naging negosyante? Ayan po. So, dati, isa lang po akong taga-gubat, pero lumaki po talaga ako sa tabing dagat. Habang po pumapasok po ako ng elementary hanggang high school, is tumutulong po ako sa papa ko po para mangisda po sa laot. Ayan, sa Quezon Province po. Diyan po kami lumalaot ng tatay ko. Grade 1 pa lang po ako, sumasama na po ako sa laot habang nag-aaral. And ayun po, thank God po kasi naisurvive ko po yung pag-aaral. Honor student pa po ako habang nagtatrabaho, habang tumutulong sa magulang ko. And nung pong bago po mag-college is naging tagagubat naman po kami ng tatay ko. Pumapasok po kami sa mga kabundukan para maghanap buhay, para po kumuha ng mga kung ano-ano na pambenta, para lang po mairaos yung pang-araw-araw namin ng mga magulang ko po. And ayun po, dumating po sa time na bago po mag-pandemic, college po ako noon. Nag-drop out po ako sa pagiging kolehiyo kasi po hindi na po kinaya ng budget. Doon na po nag-start na magtrabaho na po ako ng malayo sa pamilya. Naging gasoline boy po ako, naging kargador. Ayan, pinasok ko na rin po yung mga kung ano nung trabaho po na sa palagay ko ay kikita po kahit kaunti. Kasi yun po yung mindset ko dati na sabi ko kahit kumita lang ako ng 200 or 250 kada araw, okay na po sa akin yun, basta kumakain po ako ng 3 beses sa isang araw. Kasi kung titingnan natin ngayon sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas ngayon, maraming dumadaing, walang makain, walang mainom. Opo. Di ba? Yung hirap. Opo. Ano bang komento Opo. Mo doon bago natin pag-usapan yung tagumpay na meron ka ngayon? Yung konseptong gano'n na ang dami mga Filipino ngayon ang nagsasabi na mahirap ang buhay. Actually po, way back 2017 po, ayan, nagtrabaho-trabaho na po ako niyan. Ganon din po yung mindset ko, tito. Sabi ko, napakirap ng buhay. Bakit unfair dito sa Pilipinas? Kailangan ko na bang lumuwas ng ibang bansa para magtrabaho? Pero ayun nga po, dahil mataas po ang standard ng dito po sa Pilipinas para magkaroon ka ng work, since hindi po ako college graduate, is hindi po ako natatanggap sa magandang trabaho. Talagang dito lang po ako sa below average lang po ng mga trabaho. So, yun po, nasasabi kong napakahirap po ng buhay talaga. Noon po, noong time na hindi po ako kumikita ng malaki. Kaya, ayun po dito, Perds. Masasabi ko doon sa mga tao na na nasasabing mahirap ang buhay ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Basta po, kung ano po yung mga goals nyo sa buhay nyo, idiretso nyo lang. Kailangan nyo lang po talaga ng tamang path. Kailangan nyo po ng tamang opportunity para po magabayan kayo at samahan nyo ng pagdadasal sa Panginoon. Kasi ganun din po yung ginawa ko po nung nagsisimula pa lang ako na nangangarap. Kasi akala ko po dati ang buhay ko hanggang doon na lang. Akala ko po doon na lang umiikot yung buhay ko sa pagtatrabaho, papasok ng umagang-umaga, lalabas po ako ng gabing-gabi. Wala na po akong time para sa family ko. Dumadating po yung time na talagang lumalayo na po yung loob ng magulang ko sa akin kasi kung saan-saan po ako nakakarating. Yung dati mong business, ano nangyari doon? Po, sa una ko pong negosyo, which is nakikipag-negotiate po kami, local and international. Nakabili po ako doon ng lupa na nakapagpagawa na rin po ako ng bahay para sa family ko doon po sa probinsya. And ayun po, nasusuportahan ko po sila doon sa pag-business nila ho doon. Kasi may tinayo po ako doon na business din, bukod po sa business ko dito. Ang ganda. Yun po yung naipundar ko po doon sa una ko negosyo. Then doon ko rin po na-hit yung first million ko po sa dati ko pong negosyo. Pangarap ko lang po talaga lahat na to. Hindi ko po sukat akalay na sa edad ko pong 22 years old is bibigay po sa akin ni God yung mga ganitong bagay. Kasi dati po minamanifest ko lang po na sabi ko, sana makakain ako sa ganitong lugar, sana makapag-travel ako ng ganitong lugar, sana madala ko yung family ko sa ganitong lugar. Parang lahat po minamanifest ko lang po, and right now po hindi ko po sukat akalain na unti-unti na po siyang nangyayari. And lahat po ng problem ng pamilya ko po is nasolve ko na rin po.
So ayun po, ang negosyo ko po kasing ano, nung nakaipon po ako dito sa network marketing, nagtayo po ako ng Ukay-Ukay, which is ito po yun, nasa likod niyo po Ah, ako. Alam okay. mo na mga nanonood, ayan, nagla-live selling po ako ng Ukay. Then nung nakaipon-ipon po ako dito sa pagla-live selling ng Ukay, is nagtayo din po kami doon ng Babuya ng family ko, ng tatay ko, siya po yung nagmamanage doon ng business ko ng Ukay-Ukay. Then, nagpatayo din po ako doon ng sarili ko pong brand ng bibingka. Marami po akong kadil po sa bibingka. So, sobrang lakas po talaga. 2 days pa lang po yung ano ko, 2 days pa lang po yung bago ko po isimula yung pagbibingka, is umaabot na po na nasa 300 orders na agad po yung na-achieve ko. And ayun po, nagtayo din po ako ng ano, ng semi-real estate po. Nagpatayo po ako ng ano, ng magkabilang ano po dito. Kasi po itong kwarto na to is upahan po sana to talaga. Pero yung magkabila lang po ang pinapaupahan po. Bali, tatlong room po ito. May passive income po siya talaga, Bonbon. Ang ganda. Kasi sinabi mo kay na narinig ko kay na sabi mo kahit hindi mo pagaanong gamay yung negosyong pinapasok mo pero nakikita mo yung resulta ng negosyo mo. Kasi mayroong mga tao matagal magplano sa buhay, sobrang tagal, nag-aral pa ng kung ano-anong inaral para makabuo ng negosyo. Pero ikaw, ang banggit mo, parang naisip mo lang ngayon, eto na kaagad, kumikita ka. Na-execute ko po agad. Yung mindset mo, positive lagi. Opo. Usapan natin yung ukay. Kasi dati rin sa Pilipinas, nabili din ako sa ukay ng... Tunan ko po sa buhay, hindi puro kailangan plano. Kailangan po talaga, Tito, sasabayan nyo agad po ng gawa. Kasi doon nyo po malalaman habang ginagawa nyo po isang bagay, habang tinatrabaho nyo po yung mga goals nyo, doon nyo nalalaman kung paano siya talaga pagalawin at kung paano pagandahin. Kasi sa totoo lang po, sa kabila po ng ganito ko pong sitwasyon, sa ganito pong narating ko, sobrang dami ko din pong failures na napagdaanan, mga struggles. And dahil po doon po talaga ako natuto, doon po ako na-build na isang maging matibay. Yan. Doon ko po natutunan lahat sa pag failure ko po. Kaya po, lahat po ng pagkakamali, lahat po ng struggle sa buhay, minamahal ko po yan kasi tinuturing ko po talaga yan na parang kakampi ko siya. Kasi kung hindi dahil po sa failure, eh hindi po magiging ganito ang sitwasyon niya. So ayun po, speaking po dito sa ukay ko, nagsimula lang po ako sa halagang 1,200 na Talaga. ukay po. Bumili po ako ng ano, bumili po ako ng, tinesting ko lang po ng mga hoodie, ng mga windbreakers. Then ayun, tawa po ng Panginoon, nabenta ko po lahat hanggang sa lumaki na nang lumaki. Hanggang sa nagdi-deliver na rin po kami dito sa Around Luzon po, nagpapa-deliver na rin po kami through Shopee, GNT Delivery. And right now po ay kumikita na po kami ng mga almost 100K po sa isang linggo pa lang. Hindi malakas, may time na mahina, pero sa ngayon po is umaabot na po nasa 100,000 po per week ang inabot po ng okay namin. Meron na rin po kami mga resellers, mga customer po, mga trusted buyers po. Sino ang kagapay mo? Sino ang kasama mo sa negosyo? Actually po, ano eh, Panginoon lang po talaga yung tanging ano ko po, sandigan dito sa negosyo na to. Kasi kung wala naman po siya, hindi ko po itong magagawa lahat. Kasi siya po yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, ng katatagan, kasipagan. So, lahat po ng mga negosyo ko na to is, yun po, isa po sa tumulong din sa akin yung family ko. Actually nga po yung family ko noong una, sobrang negative po sa negosyo. Ang sabi nila sa akin, mag-military ako or mag-ibang bansa. Pero naisip ko po, sabi ko, bakit po yung iba dito na walang pinag-aralan na kagaya ko eh nagiging successful. Kaya sabi ko, kahit hindi ko alam magnegosyo, ipipilit ko. Kahit ayaw ng magulang ko na magnegosyo ako, ipipilit ko. Kasi po ano po namin, sa lahi po namin, wala pong mga mahilig magnegosyo. Ako lang po talaga yung naglakas loob na magnegosyo. Kaya po ayun, isa rin po sila sa nag-inspirasyon ko kung bakit ko po nagagawa tong negosyo na to. Na sa kabila na po ng negative po nila, eh mas lalo po napapositive, mas lalo po akong tumitibay ang loob na gawin yung negosyo para ipaglaban yung pangarap ko, para balang araw is mapatunayan ko po sa kanila na tama po yung opportunity na pinasok ko. And right now, sobrang tuwa ko lang po, Tito Ferds, kasi lahat po ng family ko is natutuwa na po sa akin kasi nakakatulong na po ako sa kanila. And kahit papaano, may napupundar na po kahit papaano.
Yeah, ang ganda ng experience mo, no? Kasi ikaw ngayon tipong taong dapat pamarisan, dapat tularan ng mga kabataan dahil sa murang edad mo, 22, marami ka na ba't ibang negosyo ang pinupundar? Kasi ang negosyo kasi, it's not necessarily na malakihan ang kapital, not necessarily Apo. na may marong ka magandang building. Kasi ang mahirap sa mga kababayan natin, pag nagplano ng negosyo, gusto perfect, di ba? Gusto Apo, nila apo. talaga planchado. Pero ikaw, ang Apo. ganda sa'yo, pag nakaisip ka ng negosyo, ine-execute mo kaagad, sinasabay ng action, which is, yun ang tama. Kaya mayroon ka Apo. nakikita sa mga pagod mo. So, Apo. girlfriend, mayroon, di mo kasama sa negosyo? Wala pa po, Tito. Stay Baba. single pa rin talaga ako. Mayroon ka rin sa online, paano mo to pinapagana? Ilang weeks ko rin po naitigil yung pagla-live kasi po naging busy po ko doon sa in-execute ko nga po na negosyo. Pero dati po, nung mga nakaraang buwan is gabi-gabi po kami nagla-live. Sobrang lakas po talaga sa live. Umaabot po kasi ng 48,000 sa isang gabi lang po. 4 na oras ko lang po na pagla-live. Yung prices mo, affordable naman yan? Or anong Opo. pinaka mababa't mataas mong presyuhan sa ukay? Naka-depende po siya sa brand saka sa quality. Ang pinakamataas ko po na presyo kapag branded saka vintage, umaabot na po ng 800 pesos. Yung mga ganyan pong mga branded. Pero yung mga normal lang po na mga hoodie, mga windbreaker, mga klase ng ukay is umaabot na po siya ng 200, 250 pesos. Mga ganun lang po. Affordable po siya na sobra. Kaya po napakarami po namin customer dito po sa buong Luzon, kumukuha sa amin ng bundle-bundle. Talaga? So, yung Opo. supplier mo, saan galing yung ano mo, mga produkto mo? Supplier. Actually po, iba-iba po ang supplier ko dito. Meron po akong contact sa Manila, meron po dito sa Tarlac. Iba't iba po kung saan po yung medyo mas mura. Kasi po ang ginagawa ko po, ang tekniko po kasi sa negosyo is hindi po kumita ng malaki. Ang goal ko po sa negosyo ko is kung paano ko po matutulungan yung mga nagtitiwala sa akin na kumita din sila. Kasi kung iisipin nyo lang po yung sarili nyo sa negosyo, kung gusto nyo lang po laging sales, puro laging malaki ang income, eh hindi po mag-grow yung negosyo. Kasi isa po yung sa natutunan ko. Isa po yung sa pagkakamali ko noon na sabi ko, patubuan ko to ng maganda, patubuan ko to ng malaki para malaki ang kita ko. Pero yun, natutunan ko po na hindi po nag-i-stay yung mga buyers. Hindi po sila nagre-repeat na bumili sa akin kasi po hindi nila afford yung presyo ko po. Kaya ayun, natutunan ko po na babaan, kahit konti po yung tubo ko, basta marami po bumibili, masaya na po ako doon. Alam mo ba yung concept na yan? Mayroong concept niyan. Yan ang mindset ng mga Chinese. Ang mga Chinese kasi, kaya kahit sa bansa, mayroon silang mga retailers. Kasi itong mga Chinese na to, kahit 5 cents lang, or basta maliit, Opo. katulad sa'yo, ang volume kasi sila tumitingin. Volume. Opo. Kahit maliit na Opo. ang tubo, volume naman ang kuha, tuloy-tuloy ang negosyo. Unlike sa ating mga talagang pure na Pinoy, pag nag-isip, kailangan kalahati ang tubo doon sa product, sa isang produkto, 'di ba? So kaya tama Opo. ang sabi mo, kaya mahirap iusad ang negosyo, gawa nga dahil sa mentality natin na pag maliit ang tubo, ayaw natin ituloy. Tularan natin yung konsepto na meron ka kahit small gain at the very beginning, pero tuloy-tuloy ang negosyo. Limutan ko pong banggitin na nagninegosyo din po ako ng buy and sell dito. Ng mga kotse, ayan, mga cellphone, kahit ano po, motor, yan po isa rin po sa business ko yan, buy and sell. Pinagsasabay-sabay ko po silang lahat. Kaya po, meron po akong multiple income. Kagaya po ng kotse is, ayun, ang gagawin ko po, bibili po ako ng kotse, tapos pagagandahin ko lang po siya, tapos ibebenta ko po siya. May oras ka pa ba matulog sa ginagawa mo? Ang dami mong negosyong ginagawa. Actually po, ang tulog ko lang po is umabot po ng 3 hours. 3 hours lang po ang tulog ko. Pag isa, 4 na oras. Bibingka, anong ingredients nito? Bakit nabili ito? Bibingka na gawa po sa bigas, giniling na bigas. Tapos meron po siyang mura or buko na tinatawag sa Quezon. Buko po na nakapalaman doon sa bibingka. Kaya po masarap siya and nilalagyan din po namin siya ng cheese or itlog na pula sa ibabaw. Depende po sa gusto ng customer. And meron po siyang tinatawag na santan. Yun po yung matamis na sauce ng bibingka. Presyo lang po niya is 25 pesos. Meron Ilang na po kayong special bibingka. ano, isang piraso? Opo, 25 pesos lang po. O gaano katanggal ginagawa ito? Ilang piraso ang nagagawa sa loob ng isang oras?
Sa isang oras po, nagpagawa po ako sa papa ko, nagpapabricate po ako ng lutuan, parang semi-oven po ng bibingka. Siya na po yung nag-layout, siya na po yung nag-execute din po na gawin yon. Umaabot po, sa isang oras po, kaya po namin magluto ng nasa 70 piraso. Okay. 70 to 100 piraso po. Preparation po ng bibingka, gabi pa lang po talaga, binababad na po namin yung bigas. Tapos ginigiling na rin po ngayong gabi, tapos bukas po lulutuin na lang po siya. Kasi kailangan po ibababad yung sa tubig para mas maganda po yung pagkakaluto niya. Para pag kinagat niyo po siya, masarap talaga po. Shout out Jean Pedragosa, Michael Spiak, MD Ezra Phil Hokbabu, he's my friend, Agnes Esperagosa, Nambo Riwe. Yeah guys, we're having a discussion about business, and I'm talking to Alexis. He is a young guy who is making businesses. Nag-English lang tayo kasi may mga foreigners tayong nanonood. Ano bang nabago sa buhay mo dahil sa mga negosyong ginagawa mo? Anong nabago sa buhay mo? Kwentuhan mo yung mga viewers natin. Ayun, sa lahat po na nanonood, di ko po masabi lahat eh, pero sobrang thankful po talaga ako kasi halos lahat po talaga na bago sa akin, sa buhay ko po. Unang-una po sa lahat na nalalaman kong nabago sa akin is yung pagkatao ko po. Kasi bago kang maging negosyante, kailangan nyo muna po baguhin yung pagkatao. Diyan po talaga ako naniniwala kasi natutunan ko rin po yan, Tito First. Kailangan po muna maging mabuting tao kayo, marunong po kayo magdesisyon, and kailangan po may consistency po kayo, disiplinado po kayo, at saka approachable po kayo kapag talaga magtatayo po kayo ng negosyo. Kaya po ang problem dito sa Pilipinas ng ibang business, kaya po yung mga small business po na napapansin ko, kaya po hindi silang gugrow kasi po hindi pa nila naayos yung tamang mindset ng isang negosyante. Hindi pa po sila approachable, yung iba po talaga hindi sila marunong mag-entertain ng mga customer, which is ako po kabaliktaran. Kung ano po kasi yung nakikita ko sa ibang business na mali, yun po yung kabaliktaran na ginagawa ko po sa sarili kong negosyo. Kaya po, doon ko po nagagathered yung mga learnings. Dito lang din po sa paligid ko po dito sa lugar namin. Nagagathered ko po yung learnings na sabi ko ganito pa lang kailangan kong gawin sa sarili kong negosyo. Kailangan pala mag-entertain ako. Kailangan pala maboka ako. Hindi ako tahimik pag ninegosyo. Kailangan palatawa ako. Lagi ako nakangiti sa customer. Ganun po natutunan ko talaga. Pero teka lang, sino bang maniwala sa'yo na mangingisda ka taga-bukid sa itsura mo? Actually po, talaga tito, ngayon lang po talaga ako natutong mag-ayos po sa katawan. Dati po talaga, bilad po ko sa araw. Isang linggo po ko straight niya na laging bilad po sa araw, kaya sobrang itim po. And simula po nung nakakaranas na po kung yung magbinata po, tapos maging negosyante, doon na po ako natutong mag-ayos na sabi ko, kailangan pala pag-aharap ako sa mga customer, kailangan pag-aharap ako sa tao, kailangan maayos ang pananamit ko, maayos yung mukha ko. Kasi naniniwala po ko na kapag kung ano pong itsura niyo, tapos sa harap po kayo sa customer, parang hindi po kayo paniniwalaan, mas lalo na po doon sa una kong negosyo na network marketing. Pag po kami laging meron transaksyon na mga clients, kailangan po talagang maayos yung itsura namin. Kasi paano po kami paniniwalaan na maganda po yung produkto na binibenta namin kung sa sarili pa lang po namin, di na makikita. Kaya po doon po ako natuto ng mag-ayos po ng sarili. Kaya po ngayon, ayan, kung makikita nyo po, kung makikita nyo lang po yung interview sa akin ni Tito Ferds nung una, na may pinakita po siyang picture na ang itim ko pa. Pero ngayon po, ayun, kahit pa paano, pumuputi-puti na po. Siguro ang link ng interview natin noon ay attach ko dito sa video ito para makita nila yung transition ng batang ito. So nakaka-inspire. So maraming salamat sa oras mo kasi ang inspiration na ibinibigay mo sa mga viewers natin, hindi lamang ito doon sa mga adult viewers natin, sa mga magulang. Pero ang ganda mo, ang sarap mo pakinggan kasi sa mura mong edad, bakit ko binabanggit na murang edad, 22 ka lang, pero ang takbo ng isip mo, yung way of thinking mo, para ka ng 50 anyos, para ka ng sinusyutan, pwede kang kontakin ng mga viewers natin na sa Pilipinas na gustong makipagnegosyo sa'yo. Pwede niyo po akong makontak po, ayan, ipa-flash po ni Tito Bird sa screen. Yung Facebook ko po, yung Alexis Kadarit. Ayan, dyan nyo lang po ako yung message. And, ayan po, very responsible naman po ako sa lahat po ng mga tao mag-chat sa akin.
Ayan, dyan lang po tayo mag-usap. Kung gusto niyo pong makipag-business partner sa akin, ayan, kung gusto niyo pong maging reseller ng isa ng ukay, ayan, pwede-pwede niyo po akong chat and willing po ako na tulungan po kayo and gabayan kayo. Ang mga Pilipino po kasi dito, share ko lang po, sana po wag masaktan yung iba. Ang mga Pilipino po kasi karamihan sa kanila is mga sigurista. Gusto nila may inaasahan buwan-buwan, kinsenas, ayan. Siyempre, tatrabaho po sila ng sobra pero hindi nila alam sino ba ang yayaman, yung bang amo o kung sila ba. Kaya yun po yung isa sa mga natutunan ko na kapag naging empleyado ka, kahit anong sipag mo, 24 hours ka na, ano, yung sahod mo ganun pa rin. Hindi ka kikita ng malaki. Talagang kung ano yung minimum na sahod mo, yun pa rin. Kaya yayaman dun talaga yung boss mo. Yun nga po, tito, yung natutunan ko sa buhay. Kaya sabi ko, ipipurso ko po na magkaroon ng negosyo kasi na-experience ko na nga po na mag-empleyado ng kahit saan. Yun nga, mensahe mo doon sa mga youngsters natin, yung mga kaedaran mo, ano, paano mo ba sila hihikayatin o ma-inspire na gawin din ang katulad mo kaysa maglaro ng Mobile Legend, ayun, mag-gimmick. Para sa lahat ng mga kasing edad ko na mga makakapanood nito, masasabi ko lang sa inyong lahat na hanggat maaga pa, hanggat bata pa kayo, lubos-lubosin nyo na. Kasi ang bata, kaya pa niya magpuyat, malakas pa ang, kaya pang magbanat ng buto niyan, kaya pa talaga magpuyat, mag-work hard. Hanggat bata ka, porsigin mo na ng porsigin. Kasi pag matanda ka na, sayang po yung oras, sayang po yung bawat araw at oras na lumilipas. Yung shoutout ko nga po pala dyan, yung papa ko, si Felix Cadaret, ang mama ko, Maybon Cale, sana mapanood nyo po ito. Yung kapatid ko na nag-aaral sa probinsya, yung mga tinutulungan ko ng negosyo dyan. And sa lahat ng mga resellers namin, sana mapanood nyo to. Ayan, para sa inyo to lahat kung bakit ako na-interview ni Tito Ferg. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako ma-interview ni Tito Ferg. Kaya maraming maraming salamat sa suporta nyo lahat. And lalo-lalo na sa Panginoon.